time, Stephen, after successful campaign mo sa Brave, ano yung nakapag-decide sa'yo para lumipat naman sa Wall? Yung decision ko po is I want to explore po sa paglaban po sa other organization like One. Yun po yung expectation ko po. May pwede ba nating sabihin na parang nagsawa ka na sa Brave or gusto mo ng ano? Gusto mo nang i-improve yung career mo, parang ganun. Yun po, ganun din po. I want to improve my career po as because nag-champion na po ako sa Brave. I want to, sa mindset ko po, talaga na-decide ko na mag-join sa other organization to prove myself again. Stephen, anong kasi yung huling release ng One, hindi pa sinasabi kung anong weight class, kalalaban. So, napag-decidean mo na ba kung anong weight class kalalaban sa One? Opo, yung weight class po na paglalabanan po is sa bantamweight division. Kasi yung bantamweight, mabigat yun eh. Nag-champion dyan si Kevin. Si Bibiano. Sino yung, before Bibiano, syempre yung champion yung gusto natin makalaban. Pero sino muna yung gusto mong makalaban pagdating mo sa One? Pagdating ko po sa One, expect ko na yung ibabato sa akin is yung mga malalakas na from top 10 siguro. Wala pa akong pinipili pero expected na yung mga top 5 fighters. Ganun po. If ever mangyari, gusto mo bang kalabanin si Kevin? Hindi po kasi teammate naman po kami, lagi-lagi po kaming everyday po kami nagte-training kaya understood naman na kapag teammate hindi na kami maglalaban. Diyan na lang sa Team Lakay kayo maglalaban. Opo. Sa sparring lang. Yung huling fight ni Kevin, hindi natin in-expect yung ganung result. So, gusto mo bang bawiin yung panalong yun against John Lineker? Pwede rin po. I want to, pag siya yung tinapat, I want to do my best. And of course, siya ay malakas na fighter, out artist. Kaya, pagbutihin ko pa sa aking mga skills like wrestling movements. Yun, I will do my best talaga po. Stephen, as a former world champion sa Brave, tingin mo ba pagdating mo sa One, para kang may target? Parang yung ibang fighters, tinatarget ka kagad? Meron po siguro sa ibang fighters, ganun yung style nila na pagka-enter mo pa lang. Targetin ka na kagad. Pero sa akin, focus lang kung sino pong itatapat sa akin. Talagang paghandaan ko ng gusto po at yun po. Kasi yung weight classes ng Brave and yung weight classes ng One, parang magkaibang konti. So, ano yung adjustments na gagawin mo ngayon? Kasi 135 yung bantamweight sa Brave eh. Opo. Sa One Championship, rehydration test lang po yung mangyari. Kaya may agwat po yun. Yung bantamweight class nila is from 61 kilo to 65 kilograms. Kaya may allowance ako na parang I'm happy na may allowance dun na hindi exactly na 61. Kumbaga 65 ang kukunin. Konting bawas lang po ang gagawin. Pero dapat rehydrated ka pa din. Yun po. Stephen, alam naman natin yung Team Lakay talagang staple yan sa One Championship. Nung 2018, apat na world champion galing sa gym nyo. Ikaw ba gusto mong makuha uli ng Lakay yung ganung status? Ikaw sabihin natin si Joshua, stay as strawweight champion. Ikaw, balak mo ba this 2021 maging bantamweight champion ng One?
Yes po, yun po, pag may opportunity na lalaban sa belt, yan po yung target ko na makuha yung belt. Ano yung mga sinasabi sa inyo ni Kevin, mga pag-uusap niyo tungkol sa One Championship, tungkol sa mga contenders ng bantamweight division? Sa ngayon, hindi pa kami nag-uusap, pero expect ko na yung mga nakalaban niya rin is very high level. Kaya yun, expect ko na at napapanood ko naman sa mga laban nila na malalakas yung mga nasa bantamweight division. So Stephen, nagkausap na ba kayo ni Chatry or nabanggit na ba sa iyo ni Chatry kung ano yung plans niya for you this 2021? Si coach lang po ang nakausap ko at sinabi niya lahat yung yun na nag-usap na sila, tapos yung we end up signing yung kontrata ko po at ayun lang po, hanggang sa signing lang po ako. Ang kasi Stephen world champion sa Brave before, ano yung pinaka selling point ng One na present nila sa iyo para doon ka lumipat? I think the promotion, ganun po, and then yung mga viewers, yun po yung mga factors din po. And speaking of viewers, kasi ngayon wala pang crowd sa mga arena kasi pandemic. Ikaw ba, gaano ka nag-a-adjust sa training sa pandemic and before yung Braves, Middle East yun eh. So, gaano ngayon mag-iiba yung ano mo? Yung approach sa training, sa travel, gano'n? Kada laban talaga yun yung paglaban na. Hindi na nila inaalaw yung mga fans, pero of course, laban pa rin yun, fight sa fight, kahit merong mga fans or wala. Sa training, talaga pong pinaghandaan namin ng lahat. Kahit ganitong nag-adjust kami sa pandemic na ito, talagang hasa-hasa pa din sa mga skills namin. So, Stephen, last. Tingin mo ba may pressure sa'yo na coming into One, dapat mag-champion ka kagad? Or kahit man lang yung pressure as a member of Team Lakay, nararamdaman mo ba yun? Yes po. Normal po yun na may pressure talaga pag as a champion, tapos lilipat ka dito, tapos kasama mo yung mga brothers mo, and yun, expect mo na lang na yung itatapat sa'yo is of course yung mga high level, and yes, there's always a pressure, but that is very normal for me. Ayan, yun lang Stephen, maraming salamat sa time mo. And good luck sa One Championship. And madalas mo kami makikita lagi diyan. Bye-bye.